Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang dapit hapon din po, Father. Ikalawang araw po ngayon ng Pasko ng Pagkabuhay. At ikaapat na araw din ng Nobena sa karangalan ng Divine Mercy. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Maging ang mga taong may mga pakay, intention and thanksgiving sa pabimintuho kay Santo Padre Pio. At ipagdasal po natin ang mga naglalakbay, maging sa dagat, sa mga pantalan at mga panghimpapawid, maging ang mga sasakyang panglupa na bumabiyahe patungo sa pagpabalik na muli sa mga gampaning gawain at larangan ng pag-aaral. Yung iba po ay stranded sa mga pier pagkat napakahaba ng pila ng nagmimiting makasakay at sila ay matiwasay na makarating sa kanilang patutunguhan. Yung iba po ay kanina pang alas 4 ng madaling araw umalis na mga pamamahay ay hindi pa nakakasakay ng barko. At Lunes po ngayon, araw ng pananalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio at maging yung mga ipinagdadasal natin. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating muling kilanlin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdang niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong ang kikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa
Kristo sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salusalo sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos at pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos, sa mulat-mula pa ay ipinangako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kaniya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umaawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo nang tiyakin na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na maging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas niya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko, ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi,
diwa niya ang sa aki'y umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balo na mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang lahat po ay magsitayo. Inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae sa libingan. Pinagharian sila na magkakahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makapagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap na mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli isa pong mabiyayang dapit hapon at muli Happy Easter sa inyong lahat. Pakibati po ang ating mga katabi. Happy Easter. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang ating pong pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ay 50 araw. Ito po ang pinakamahabang pagdiriwang ng pista. Pagkat ang ipinagdiriwang natin, pista na mga pista, sa katunayan ay solemnity, dakilang kapistahan. Ito po ay magtatagal hanggang May 28 na yung araw na yun ay dakilang kapistahan ng Pentecostes. Kaya ito pong unang 8 araw o tinatawag nating Octave Days of Easter ay ngayon po'y 2nd araw. At may espesyal pa rin kitang pagdiriwang sa araw na ito, anibersaryo ng Archdiocese of Lipa. Kaya mayroon pong pagtitipon ang mga pari ng Archdiocese dun sa Basilica ng Taal. Pagkat yun po ang pinakamatandang gusali dito na kung saan itong pagiging Archdiocese natin ay 50 years na po. Pero yung pagiging diocese ay noong pang 1910. Ito'y karaniwang diocese, pero it was elevated into an archdiocese. Pag sinabi pong archdiocese, mother local church ng mga nasa paligid nating mga probinsya. Ang Lucena po ay bahagi nun at ang aming lalawigan ng Marinduque eventually ay inapo na po nitong Lipa pagkat mula sa Lucena isinilang ang aming Diocese of Buac. Kaya yun po ang tawag doon ay mga suffragan dioceses. Ang metropolitan ay ang Archdiocese of Lipa. Yun po ang ating pagbanghay sa kasaysayan ng Archdiocese of Lipa. At mayroon po ngayong mga pinararangalan na pari na tinatawag nating mga Monsignor. Merong doon na, yung isa ay pumanaw na, pero sa kabila ng pangyayaring yun ay maging nasa kabilang buhay ay kinikilala natin ang kanyang pagiging uliran na pari. Kaya kayo na lamang po ang maghanap kung sino-sino yung mga pinararangalan. Karamihan po doon ay mga naging mentor sa seminaryo. At para sa atin, itong mga pagbasa natin ngayong buong Sanlinggo ay Resurrection Appearances. Pakibigkas po nating muli. Resurrection Appearances. The various scriptural passages attested to the veracity of our Lord's resurrection. Kaya kahapon po sabi ko ay what is the meaning of resurrection by itself at what is the meaning of resurrection for us? Pakibigkas natin muli. What is the meaning of resurrection by itself and what is the meaning of resurrection by for us? By itself, living ang walang laman, something had happened. Empty tomb, kaya yung pong katagang opte, tinunghayan, nakita. Ay kita po ay hindi natin nakita, pero
naniniwala tayo. Pagkat sabi natin, faith comes through hearing. Pakibigkas natin muli. Faith comes through hearing. Napakinggan mo. Totoo. At pinatunayan ito ng napakaraming mga alagad ng ating Panginoon hanggang sa kasalukuyang panahon. Handed over. Ano? Naalala ko't pagka kayo po ay tumatanggap ng Shopee o ng Lazada, it was handed over to you. Sana naman ay gayon din kayo. Dadalhin ninyo sa inyong anak, sa inaanak, hanggang sa kaapu-apuhan. You will tell the greatest love of all. Kaya po kita'y nagdiwang ng mga mahal na araw. Isang linggong pag-ibig. At yung isang linggong pag-ibig na yun ay iaangkop sa ating buhay. Pakibigkas po natin, ang Semana Santa ay iaangkop sa ating buhay. Bilang pureba na ikaw'y totoong Kristiyano, palakpakan natin ang Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay masayang tunay. Pag po ikay sanhi ng problema, hindi ka Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay mayroong tuwa at galak sa pagkatao. Puspos ng grasya. Kaya po yung hamon ng resurrection. What is the meaning of resurrection for us? You become a new creation. Naging bago kang nilalang. Nilisan mo yung luma mong pag-uugali. Nilisan mo yung luma mong pagkatao na adik sa kasalanan. At ikaw ngayon ay nagbabagong buhay. Empty tomb. So our sinfulness must be ended. At ikay maging mabuting tao simula ngayon. Yun po ay katapatan sa ating kapangakuan sa binyag. Tayo ay binasbasan ng tubig. 40 araw kitang masiyasat na sinuri ang ating pagkatao. Nandun ang ating pagkamakasalanan. Pero ang tiningnan ng Diyos ay hindi yung ating kasalanan. Ang tiningnan niya at idinulot sa atin ang kanyang pagmamahal. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya mga, ang totoo pong nagmamahal, hindi nagawa ng masama. Pagkat ang kasalanan ay absence of love. The truthfulness and sincerity and honesty ng buhay ay mga prueba na ikaw ay totoong nagbago. Bagong pagkatao. Hindi na yung lumang pagkatao, kundi pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo ay ibinibigay sa atin. Yun po ang talagang epekto ng binyag. Yung kumpisal, ipinanumbalik sa atin yung puri at dangal ng ating pagkatao. Kaya yung mga babae, madilim-dilim pa ay pumunta sa libingan ng ating Panginoong Jesus at nakita nila si Jesus na muling nabuhay. Ay kita, ano naman ang ating agawin? Pagkat 2 grupo yung binanggit sa Ebanghelyo, yung grupo na mga kawal at yung mga saserdote, escribas, pariseo, sila ay nag-usap-usap, nagkamayroon ng suhulan. Sabi sa mga bantay, ninakaw
yung bangkay habang sila'y natutulog. Saan ka nakakita ng gwardiya na patulog-tulog? Kung ikay nagbabantay, hindi ka dapat tulog. Dapat ikay gising. Eh di naroon. Nagsinungaling. At mayroon po mga tao ngayon, sabi ay, ninakaw yung bangkay. Ay yung pananampalataya mo, baka ninanakaw. Yan ay usong-uso ngayon. Magpagsisinungaling, fake news circulating. Our milieu. Kaya hamon sa atin bilang Kristiyano, napatunayan natin at bakahin natin ang fake news, ang mga epal, mga disinformation. Laganap yan sa ekonomiya, sa politika, sa societal life, as well as in our cultural life. Kung ikaw man ay nag-aaral, ay huwag mong hahayaang yung pinag-aralan mo ay nakawin. Yung iyong puri at dangal, huwag mong ipanakaw. Patunayan mo na ikay mabuting tao. At hindi kita kurap. Hindi kita napasusuhol. Katulad ng binanggit din ay yung mga military ay nakipagsabwatan doon sa status quo. Ay usong-uso ngayon yan. Yung militarism na pag-iisip, bibili ng mga sandatang pandigma, makikipagdigma. Pag po kita ay ang utak natin at takbo ng pag-iisip at bait, ay utak ng pakikibaka, pakikipagbarilan, paggawa ng karumaldumal na krimen, ayun ay hindi totoong Kristiyano. Kaya tayo ay dapat may tapang harapin, pangatawanan ang ating pagkatao na takit'y Kristiyano sa isip, sa puso, at sa ating pamumuhay. Evangelizer, modern day evangelizer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ay magsitayo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehanya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapagpaginabang sa ligaya at walang katapusan sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakabit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming bawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa magitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, sa pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinuko, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ay ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng iyong simbahan, pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Mariyang Malhating Laging Birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago,
Juan Tomas, Santiago Felipe, Bartolome, Mateo, Simona Tadeo, gayon din si Nalino, Clento, Clemente, Sixto, Cornelio, Ciprano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at ang lahat ng iyong mga badal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kaming makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong besperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito na pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama namin, kaming mga lingkod mo at bubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo, na iyong anak at aming Panginoon, ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan, kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan, ang paghahayang ito na katakitangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo ang mga ito sa ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahayin ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hinirang mo, paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahayin. Makapangyarihang Diyos, inilulog naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak at sa pagkikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag,
kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin. Sa paghimlay ng iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Si Victoria na inilibing po kanina at gayon din po ang mga sumakabilang buhay nating magulang, mga kapatid at mga taong naging bahagi ng ating buhay. Sila at ang tanang nalihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapati mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamagitan. Ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binubuhay, binabaspasan at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa pagkaliyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kabarihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan kung hindi kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Si Kristo'y muling nabuhay. Nanaig sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Alleluia, ipagdiwang ngayon ang kanyang tagumpay. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magalak, wag nang lumo.
ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapundad ng parokya at pambansan lambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kalangitan, kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Chelsea, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Isinagawa ang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karong ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR's office o sa Manak Station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Dasalin po muna natin ang Regina Celi, O Queen of Heaven, rejoice, alleluia. The Son who merited to bear, alleluia, has risen as He said, alleluia. Pray for us to God, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia, for the Lord is truly risen, alleluia. Let us pray. O God, through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, you have made glad the whole world. Grant, we beseech you, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, His Mother, we may obtain the joys of eternal life through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without glory end. Glory to the Amen. Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory to the Amen. Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga rosaryo, mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Jesucristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ay si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay buhat sa Marinduque, Diocese of Buac. Humihingi rin po kami sa inyo ng inyong mga tulong, donasyon, gestures of love para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga may karamdaman at nag-retire naming mga pari. Salamat po sa inyong pagmamahal at mga donasyon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Ang dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihang Diyos ng tanang at sa tanang kasalanan ay kaninawang ipagsanggalang. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpakasakit ni Hesukristo, pinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Thank you po. At muli, Happy Easter.